Yo, what's up mga kalaro ko dyan, no? So, sinubukan kong laruin. Etong Vulcan Burst, kung nakikita nyo, ida-download ko na yung game na to. Dahil meron akong nakitang post sa Facebook na naghahanap ng scholar. Kung naaalala nyo, yung game na Axie, yung NFT games na yon, etong game na to ay NFT games din. So, hindi kayo makakapaglaro neto kung wala kayong plot. Yung plot na tinatawag, yun yung parang location mo dun sa game na to. At ayun yung ini-scholar sa atin. So, binigyan na tayo ng plot nung nag-scholar sa atin. So, eto, dina-download ko na siya. And then, etong game na to, medyo mataas yung requirements niya, no? Dahil at least 16 gig yung RAM mo. And then, dapat meron kang video card na equivalent RX 570. Yan, yung mga nasa linyahan nun. And then, yung processor natin ay Ryzen 5. Kaya medyo malaki talaga yung kanyang system requirements. Ayan, once na ma-install nyo yung installer, i-click nyo lang yung update. Medyo malaki-laki din yung storage nito na kailangan. Around 30 gig, almost 30 gig yung kanyang iba pang data kapag na-update mo itong launcher. So ito no, mabilis yung internet naman natin dito kaya mabilis ko din siyang na-download. Parang around mga 30 minutes ko lang siya na-download yung almost 30 gig. So ayan, yung hatian pala namin nung manager ko no, 50-50 daw. And then medyo napanood ko na rin yung gameplay niya. Sa totoo lang, yung gameplay nito ay parang Minecraft. Parang bubuo ka ng bahay-bahay doon and then pupulot ka ng mga silver and then meron kang companion. So siguro ipapakita ko na lang 'yon, yung clips na 'yon sa mga susunod ko pang video. Dahil itong video lang na to ay ito, pinakita ko kung paano siya i-download. And then meron nga pala akong na-encounter din na problem. Pagkatapos ko siyang na-i-download and then na-install, yung launcher niya hindi siya nag-o-open. I mean yung .exe file niya hindi siya nag-o-open. Kapag kiniklik ko yung launcher, walang lumalabas na game. So ang sagot, ayan o, pag kiniklik ko yung launch, hindi lumalabas yung pinaka-game niya. Ayan o, kiniklik ko, diba nakikita nyo sa screen, hindi lumalabas. Ang pinakasagot doon, kailangan nyong i-uninstall yung inyong SMADAB na antivirus, no? And then, na-uninstall ko na yung SMADAB na antivirus. Ayan, nakikita nyo sa screen natin. Pinindot ko na ulit yung launch button. At antay na lang natin lumabas yung kanyang pinaka interface. Ayan, no? Naglo-loading na siya. So ayan, ayan na yung kanyang interface. And then sa mga susunod kong video, no, tignan nyo na lang kung ano yung itsura ng game na to. And then ipapakita ko din sa mga susunod na video yung kanyang gameplay. So eto na lang, hanggang dito. Like, share, and subscribe mga abudol. Eto yung kanyang login. Ayan. So ayan lang. Alright, bye-bye.